Pangga, Ruth, Abao, live. All right, balik na po tayo mga Mr., mga Mrs., mga Te, mga Kuya, mga Pes, mga Pes, mga Pex! Yan. Okay, eto na. Yung mga posisyon. Okay. Plank missionary. Pahihirapan ko kayo ngayong gabi nito. Yung plank ho kasi, isa itong posisyon sa gym para sa inyong mga abs, para sa inyong mga tiyan. Sa plank position, okay, ang inyong mga braso, hindi braso eh. Anong tawag? Siko! Yung mga siko ninyo ay nakatukod, tapos nakadapa, okay, nakadapa kayo, di nakadapa kayo, di ba? Nakadapa. Tapos itaangat nyo yung katawan ninyo hanggang sa ang siko ninyo ang nakadikit sa floor, nakataas kayo, tapos yung toes ninyo ay nakataas din. So alam nyo na yung itsura. So para kayong isang malaking kahoy na nakatukod. Nakatukod sa siko at saka nakatukod sa tuhod. Sa plank missionary, okay, so ganyan ang itsura ninyo para kayong nasa gym. So, pero ang mangyayari dito, di nakapasok si barangay chairman sa barangay hall. Okay, nakapasok si barangay chairman si barangay hall. Pagkatapos, ang movement ninyo, ang indayog ninyo ay hindi taas-baba. Hindi taas-baba. Kung hindi up and down. Ibig sabihin, parang kinikis-kis ninyo ang tingle ni Missy. So, ang ano ninyo, ang movement ninyo, hindi taas-baba, taas-baba, taas-baba. Pump, hindi pump ng taas-baba. Ang pump ninyo ay papakis-kis. Up and down, kumbaga, ang ulo ninyo ay tumataas sa ulo ni Mrs. bumababa. So, nakapatong kayo sa kanya, tapos parang nakikis-kis. I hope you're imagining this. So, nakikis-kis nyo. Ang dahilan kung bakit importante at maganda itong posisyon na ito, dahil nagkakaroon ng clitoral stimulation. Okay? So, yung mga babae na hindi makarating sa rurok ng kaligayahan ng classic missionary, ay mas malamang na makarating sa rurok ng kaligayahan sa pamamagitan ng ganitong klase ng posisyon. Kasi nga, merong contact o nasasagi ng madalas yung kanyang tingle. Okay, so, forward and back. Basta yung parang nakikis-kis ninyo yun, imbis na nagpapam kayo ng up and down. Okay, number two. Pahirap ng pahirap ito. Okay. Sexy ottoman. Ano ba sa ottoman yung Tagalog? Di ba yung sa mga sofa, sa sala nyo gagawin ito? Hindi naman, kunin nyo yung ano, kunin nyo yung upuan. Di ba sa mga sofa, merong isang maliit na parang bilog. Di ba? Yung parang bilog na upuan, wala siya sa likuran, tapos minsan may gulong yun eh. Ottoman ang tawag doon. yung bilog na upuan. Okay. Pero kailangan nito, yung bilog na upuan nito, yung wala ho siyang gulong. Kasi baka mamaya mag-slide kayo, madisgrasya pa kayo. So wala hong gulong. Yung bilog na upuan, okay, walang gulong. Ngayon, ang gagawin ninyo, di nakahiga kayo. Ang pinakamagandang posisyon daw dito, para mala... Naku, kailangan ano kayo nito? Matibay-tibay kayo nito mga mister. Kasi ang nasa, nakahiga lang dun sa upuang bilog, ay yung likod mo. Ibig sabihin, yung iyong puwitan ay nakahang. It is hanging. Hanging dun sa upuan. Tapos, of course, nakatukod yung paa mo. Nakahiga ka, para nakahiga ka sa ottoman, pero yung puwitan mo, nakalaylay. Yan, okay, nakalaylay yon. Ngayon, si Mrs. ay uupo sa ibabaw mo. Yan. Tapos siya will move up and down. Okay, we move. So, ibig sabihin, woman on top ito, pero ang kaibahan, ikaw, mister, ay nasa ilalim, tapos nakahang yung puwitan, tapos ang likuran mo lang ang nakasanda, ang nakahiga doon sa bilog na upuan. Okay? This position is great because, first of all, it's very sexy dahil makikita ng yung misis na, na matibay ang yung abs, kasi matindi sa abs ito, matindi ang yung abs at matindi rin ang iyong legs. Matibay ang abs mo at matibay ang legs mo. At si Mrs. makokontrol niya ang lalim kung hanggang kailan niya gustong ipasok, hanggang saan pala, hanggang saan niya pwedeng ipasok.
siya rin na magdedesisyon ng bilis, speed. So you get to thrust at the same time. Pwedeng sabayan mo din yung i-meet mo siya halfway sa pag-indayog mo, making things easier and more intense. So na-imagine yun. Pero alam nyo, sa totoo lang, kahit sa babae, mahirap ito. Exercise ito, ha? Exercise ito kasi kahit ang legs ng babae dito, gumagana eh. So ito yung mga ilang pagkakataon ng mga sex positions na it's a form also of exercise. Pero kung halimbawa, eh, misis, nakahiga ka lang, walang exercise yon. Kailangan gumagalaw ka. So ito, ha? Ito yung sabi niya, the sexy ottoman. Okay, na-imagine nyo na. Number three. Okay, ang tawag dito is the powerful chair. Okay, powerful chair. Okay, ngayon. Standing position. Nakatayo ka sa upuan. Okay. Nakatayo ka sa upuan. Tapos si Mrs. Ba't ka nakatayo sa upuan? Okay. Alam ko na. Nakatayo ka sa upuan, si Mrs. ay nakatayo din. Hindi. Ha? Bakit ka nakatayo? Kasi ang na-imagine ko dito, may upuan, nakatayo ka. Okay? So, ang dalawang binti mo ay pwedeng nasa magkabila ng upuan. Sabi ko nga, Fred, kaya nga ito tinatalakay natin eh, para nag-iisip din tayo. Okay, yung dalawang paa mo siguro, magkabila ng upuan. Si Mrs. ang siyang nakatayo sa upuan. Sabi, English na lang ah. Simply standing on a chair while she straddles you can be an awesome position for deep penetration and intimate sex because you're free to hold hands and kiss. Eh, nasabi nakatayo eh. Paano yan, di ba? Ang hirap kung nakatayo ka. Kung nakaupo ka, pwede, di ba? Sabi standing eh. This position, baka naman sitting down ito, baka nagkamali lang. Baka typographical error. Ayan, okay. This position allows you to go deeper while making intense eye contact, deepening your erotic bond. Pero hindi, it's a good one if you haven't mastered standing positions. Pero kung nakatayo ka, bakit kailangan mo pa ng upuan? Di ba? Matutong pa ka lang sa upuan eh. O bahala na kayo, basta binasa ko lang. Ayan, o ito naman. Sexual pole. Okay. May mga tao daw, ito na sumulat nito, gustong-gusto daw niya ang standing position. Siya, gusto niya ang standing position. Because they're wild and challenging. So, excitement ito para sa inyong dalawa. Para maging madali, mag-umpisa kayo from the chair position. So, nakaupo si Mr. sa upuan. Okay, sa upuan. Si Mrs., itatali or iikot niya ang kanyang legs sa bewang ni Mister. Okay, na-imagine niya na. So, nakaupo ka, Mister. Si Mrs. nakaupo sa ibabaw mo, pero iyayakap niya yung legs niya sa yung waist. Okay? Wrap around you. Okay. Tapos, then have her lean back with her hands beneath her puwet. Okay. So, ibig sabihin na, imbis na nakadikit sa katawan mo, medyo magli-lean back siya. Nakatihaya. Hindi tihaya. Tihaya, di ba yung nakaganan? Tihaya ba ang tawag nun? Nakatihaya ng konti, ang kanyang mga kamay ay nakatukod or nakahawak sa kanyang puwetan. Okay, ngayon, eto na! Bubuhatin mo ngayon siya. Sabi siguro ng mga matatandang, Pangga, ano ba naman yung pinapagawa mo sa... Baka mamaya madisgrasya pa kami sa ginagawa. Ay, hindi, kung bata-bata kayo kung kaya niyo ito. Eh, kinukwento ko lang kung anong mga iba't ibang posisyon. Ngayon, bubuhatin mo siya to an almost standing position. Mahirap din ito kasi parang ka nakasquat. Hindi ka nakatayo eh. Parang almost standing eh. So parang nakasquat ka, Fred Belamala. Ngayon, bubuhatin mo siya up and down sa iyong barangay chairman. Hirap nito, no?
Siguro, oh, sige, masubukan lang natin to, mga tatlong pop, okay na? Ang hirap eh, di ba? Okay, next. Backdoor, oy Master Ted, ito pwede sa'yo to, backdoor oral. Okay, oral sex from behind, which is one of the most erotic positions you can try. Para magkaroon kayo ng ibang scenery naman, iba naman na kayo, puwet naman na makikita. Hindi, isawa ka na sa vajayjay, puwet naman. Iba daw kasing sensation yan mula sa typical oral dahil ikaw ay mag-oral mula sa likuran. Which means, you will stroke different parts of your intimate area. So, ang gagawin, si Mrs. ay nakadapa, maglalagay ng isang unan sa ilalim ng kanyang bewang, iaangat ang kanyang puwetan so you can have easier access to her vulva. Ayan, so, mahirap lang din, ano? Mahirap lang din. Sabi nga ni Frank, ano ang pinag-agagawa niya? Kwento lang po to kung ano-ano iba-ibang posisyon nasa sa inyo kung gusto niyong itry. So, habang so nililenggo niyo siya mula sa likuran at ang inyong mga kamay ay malaya. So, you can also finger siya her for bonus internal stimulation. Ayan, okay. Meron pang isang angled doggy. Tingnan natin kung pwede nating ma-discuss ito tomorrow. At tas dadagdagan ko pa ng ibang mga posisyon. Tingnan natin, ha. Meron ako nakita sex positions if you are on the smaller side. Ayan, dahil for a long time, ang daming mga nagtitext sa akin ano daw ang gagawin dahil may kaliitan daw sa kanila. O sige, siguro tatapusin ko ito bukas and then idadagdag ko yung sex positions if you think that you are on the smaller side. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abao sa Pangga Ruth Abao Live.